Kun, lalong-lalo na sa ating guests ngayon na si I. God got you to come and share with us. Lalong-lalo na sa hapon na ito na kung saan ang ano ng panahon ay maulan, mahangin. At dito nakikilala ang mga tinatawag na real Christians. Bakit po? Dahil umulan, bumagyo, may excuse sila sa Lord na pasensya na po Lord kasi mababasa ako, kaya ang lakas ng hangin, may bagyo. So, parang sinasabi naman na I'm sorry Lord. No? Parang yung illustration ni Pastor na narinig ko na meron daw sa church nagkakanta ang mga Christians daw. Then suddenly, pinasok sila ng tatlong naka-machine gun. Narinig nyo na ito, di ba? Tatlong naka-machine gun at tinutukan sila ng baril. Sabi niya, ang tunay na sino ang tunay na Kristiyano dito? Yung hindi tunay na Kristiyano, lumabas na dito. Aba, lumabas, maraming lumabas, natakot eh. No? Yung po yung ano, halos ilan lang ang naiwan. And then after that, sabi nila, hindi tunay na mga Kristiyano. Kayo ang tunay na Kristiyano, kami man ay tunay na Kristiyano. Sinubok lang namin kung sila ay tunay na Kristiyano o hindi. So, parang ganun yun. Sa ulan lang, tayo po ay nagdadahilan. O sa mga bagay na akala natin is this is importante sa atin. Kalugihan, sabi nga ni Paul, marami akong kalugihan pero hindi ko inalintana yun. Yung kalugihan mo yung I should have been there but because it's Sunday, I can't. So, sa Sunday, ako nandito pa rin ako kay Lord. May atlet nga rin daw noon na siya ay tatakbo, kaya lang ang takbuhin niya ay natapat ng Sunday. So, na-disqualified siya dahil she's in the church, not in the race. So, how will you give a chance to the Lord that the time for the Lord is time for the Lord? Because you have all the time, but every Sundays, this is for the Lord. Whatever happened, whatever it cost, you should be here. Yan po yung ano ng Panginoon. Diyan lang nasusukat ang tunay na Kristiyano. Sabi nga ni Jesus, naalala niyo si Jesus, nasa Mateo ito. Sabi niya, eh, sasama po ako sa inyo doon. Sabi naman, ano, kaya lang pwede bang ipalibing ko muna yung patay? No? Sabi ni Jesus, hayaan mo yung patay ang maglibing sa patay. Sumunod ka sa akin. So the priority ng buhay natin ay marami, no? But hindi po naghahad lang ang Panginoon sa mga priorities nyo, no? Sa mga bagay na gusto nyong gawin, mag-enjoy, but put it sa tamang oras, no? Tamang oras na pwede nyong ipaglaban yung pananampalataya. At lalong-lalo na sa mga trabaho natin, kung may trabaho tayo ng Sunday, ito si Abit talagang ito noon, pag Sunday, ay pasensya ka na mami, hindi pwede. Ako ay kontrata sa ano, hanggang Sunday meron ako eh. Yun yung mga naririnig ko sa kanya, syoganay. Eh? Sabi nilo, syoganay. But time come na, ayun nga po, kailangan nating mag-renew ng mind. Yung po itong ano, as for me, sabi ni Joshua, sa Joshua 14 ba yun, 15, as for me, I'm gonna serve the Lord. I will serve the Lord, no? Sa aking pamilya, I will serve the Lord. Yung lahat ng bagay na po pwede ay aking ibibigay sa Lord. Sa tamang mga oras, kasi one day kay Lord, tapos 6 days sa inyo.
kung tutuusin, unfair naman yun, di ba? 6 to 1. Because the Lord knows yung kabisihan nyo at ang pangangailangan nyo. At kailangan nyo talagang magtabaho. But be sure, give time to the Lord. Because dyan po ninyo makukuha yung talagang tunay na lakas nyo, tunay na blessing, because you honor the Lord. When you honor the Lord will honor you. Ganun din po ang ano ng Panginoon eh. Ganun lang po yung kanyang batayan, fairness. Pag nakikita kanya na talagang nakikinig ka, sumusunod, whatever is the cost, then the Lord knows that. No? So, hindi po natin sasabi na all things is, alam naman ni Lord yun eh. Minsan ganun na ano natin, alam na ni Lord yun. Okay? Ang ating pag-aaralan ngayon is, pakilabas mo na lang siguro sa, ayan, Mateo 20:25-28. Actually is, malalim kasi yung Tagalog dyan, tingnan nga natin. ASB. Okay, sa English na lang, ano, sabi niya, but Jesus, 25, called them unto him and said, ye know that the rulers of the Gentiles, Lord, eat over them, and their great ones exercise authority over them. 26, not social it be among you, but whosoever would become great among you shall be your minister. 27, and whosoever would be first among you shall be your servant. 28, even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. So hanggang 28 po. Liliwanagin ko po yan sa Tagalog dito kasi yung version ko is yung yasa si ano. Tumayo po muna tayong lahat at let's pray and ask the presence of the Lord. Hallelujah. Yes, Father. You're amazing God. Lord, at ikaw nga po ang aming buhay na Diyos sa umagang ito. Manatili ka po sa amin. At ang mensahe mo sa hapon na ito, Panginoon, about servanthood, which is na ipinakita ng iyong anak na si Jesus dito sa amin sa lupa, ay maliwanagan namin ang tunay na kahulugan ng servanthood. Ang paglilingkod niya sa kabila ng pagiging Diyos ay ipinakita niya dito sa lupa, O Lord. Hallelujah. Dakila siya kung kaya't siya po ay sumunod sa inyo lahat. At ngayon ang po ay nakaupo na siya sa iyong luklukan. At kami naman po ay nabigyan, Panginoon, ng buhay na walang hanggan because of your Son, our Savior and our Lord. Maraming salamat, Ama, na ang mga bagay nito ay pinangyari mo at sa aming panahon ngayon, O Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ang mga tinawag mo sa hapong ito ay magkaroon, Panginoon, ng kabukasan ng aming espiritu upang maging kalakasan namin ito sa lahat, Panginoon, ng darating na 6 na araw na uli bago mo kami uli sumasa iyo, Panginoon, ang lahat ng bagay na pangangailangan namin. At ikaw po ang nais namin na mauna sa bagay namin gagawin dahil ayaw namin umasa sa aming sarili. Yes, Lord. You are the God na walang pagbabago noon, ngayon, at kailanman, O Lord. Hindi ka nagbago because that's your character, your attitude. At ang namumuna doon ay yung pagmamahal. Lord, salamat sa pagmamahal na yun. Great love that no one can display. No one can give that to us except you only.
And here now, we try, O Lord, na ma-manifest namin ang love na yan at ma-share namin like our Lord Jesus, what He has done for us. Sabi mo nga po sa Galatians 2:20, O Lord, we are now crucified with you. Ikaw at namumuhay na lamang kami. Hayaan mo mamuhay na lamang kami sa iyo, Panginoon, sa iyong kalooban. Dahil ikaw lamang po naman ang nagmahal ng tunay sa amin at nagbigay ng buhay. Buhay, hindi lamang sa mundong ito, kundi doon sa iyong kaharian. Salamat, O Lord, sa pagpili mo sa bawat isa na narito at kami po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. This is ang aming patutunguhan dahil ang tamang aming tahanan lamang, Lord, ay hindi dito sa lupa, kundi doon sa iyo. Sa inihanda mong tahanan sa amin, Lord, ma-please ka namin sa bawat araw, sa bawat oras. Hayaan mo na ikaw ang maghari sa amin at magbigay ng lahat, Panginoon. We can only assure from you, Lord. Kaya sa hapong ito, give us your assurance, our hope, Panginoon, and all everything that you wanted to give to us, Lord. Hallelujah. Lord, ito po ang aming samot na dalangin sa umagang ito, that we can praise you with our heart today, O Lord, with our heart. In Jesus' name, everybody says amen. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay ang servanthood, which is ito po yung dapat nating gayahin, no? Gayahin bilang isang Christians. Kasi wala naman tayong ibang model na kundi si Jesus. Amen, no? At marami nang nakakilala kay Jesus. But sometimes hindi natin talaga makuha ang right na ano ba talaga ang pagiging Christians, no? Besides na pinakita na ng Panginoon ang kanyang love sa atin, lahat-lahat. But it's really because we are in this flesh, sa katawan na ito na yun. In this flesh, ay marami makakagaw si Lord. In this body, kaliwa, kanan, masugo, o siro, ay maraming makikita kang maaring umakit. At pansamantalang maakit, no? In the time. Sabalit hindi nagbabago ang Lord. Once that you share your life to Jesus, for sure, Lord will not stop running after you. Sabihin mo yan sa dalawang katabi. Once you know Jesus, Jesus will not stop running for you, kahit na ano pa ang ginagawa mo sa buhay mo. Because you, ganyan po talaga magmahal ang Panginoon. Kahit na nakikita ka niya na hindi mo na siya mahal, kahit na nakikita ka niya na naglalamig ka, nagiinit ka, nag-ano ka, hindi natatapos doon ang pagmamahal ng Panginoon. Now, gusto ko lamang pong basahin ang kwentong ito na ito ay tungkol sa pagkatanong ng isang nanay sa Mateo 20 muna. O umpisa natin ang Mateo 20, pero dito na lang po sa ano, huwag mo nang ilabas abit kasi ano, sa Tagalog na lang para maliwanag, no? Sabi po sa verse 20, ito ay isang kahilingan ng ina ng mga disipulo ni Jesus. Ilan pa ang disipulo ni Jesus? Ha? Ang pag-aralan natin yan, Ken, no? Ilan ang disciples ni Jesus? 10. Ha?
12, siyempre 12 yun, hindi po pwede. Ano? 12, baka 21 ha. 12 ang disciples ni Jesus at pakimemo nyo. Mateo 10, verse 2 and 3, dyan po nakalagay yung mga pangalan ng kanyang disciples. Para hindi na kayo maghanap, baka nang ano, oo na nga pala yun, sometimes, ano na nga ba yun? Sino na nga ba yun? Kasi may mga ano, yan po ha, maliwanag. Mateo 10, verse 2 and 3, are all the names written ng mga 12 disciples. Pakimemo nyo yan para minsan, kabisahin nyo naman yung mga disciple. At maaari mong pagbulay-bulayan na, pwede ko kayang gayahin si Pablo? Pwede ko kayang gayahin si Mateo? Si Santiago? Why not desire to be one of the disciples of Jesus? Who want to desire a disciple of Jesus? Walang magtataas, ano? Wala talagang magtataas. Sabi, hindi rin nagtataas eh. Di siyempre, yung ano, hindi rin magtataas. Talagang mahirap maging disciple. Ito nga yung pag-aaralan natin ngayon. At sabi nga po dito, kwento, no? Sabi niyan is, verse 20, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, which is, yung dalawang magkapatid na yon ay ano, yun yung nanay nito na lumapit. Sabi niya, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod sa harapan ni Jesus. Ang magkapatid na ito na si Pedro, ang pangalan is po is Santiago and John. No? At sabi niya, 21, ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana ipagkaloob ninyo sa dalawang anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Very good naman ano. Maski naman sino naman pwedeng ano. Imagine you are sitting at the left and the right of Jesus Christ there in heaven. Sinong ayaw nun? Sinong may gusto? Wala din. So, naiintindihan nyo ba? Parang ayaw nyo o hindi, ano ba? Sinong may gustong umupo sa kaliwa at kanan ni Jesus doon sa kaharian? Amen! Amen. Oh, praise God! Eh, ito nga yung gusto ng nanay niya. Hindi na nga nag-ano yung nanay, doon lang sa kapatid, sa anak niya. Sabi ni Jesus ngayon, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababataba ninyo ang hirap na babatahin ko? Tapos tugon nila, upo! Bilis na, no? Bilis tumugon kasi uupo doon sa kaliwa at kanan, ano? Sinabi ni Jesus, 23, ang hirap na babatahin ko ay babatahin nga ninyo. Ibig sabihin po ng babatahin is makakaya. Kaya nyo bang gawin yung mga gagawin sa akin at paghihirap? Eh, hindi pa nga na mamatay si Jesus, eh, sinabi mo nang uupo eh. Eh, kung ikaw pala ang ginapos at pinako doon sa cross, saka sa ganun, baka sasabihin mo, ay, hindi po! No? Hindi pa kasi alam eh. Gusto lang umupo na. No? Hindi pa alam, gusto nang umupo. Kailangan munang tiis ka ng mga mangyayari, hindi yung uupo ka na lang doon. Apay, kahit naman na sino, gusto ko yun, uupo na lang ako. Di mo, sunokiya ko dyan ayo. Ne? Hindi yun ang talagang mangyayari na basta na lang ganun. No? Sinabi ni Jesus, ay dito na, ang luklok ang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ina, ay ng aking ama. Hindi si Jesus pwedeng mabili ng uupo sa kaliwa at kanan niya. Ang Diyos ang malamang ang magpapasya kung sino ang upo doon. Pero kung ninanais nyo pa rin na maging dakila kayo doon sa kaharian ni Jesus, ano ang inyong gagawin? Perle. Ano ba ang dapat gawin para gusto mo maging dakila ka doon sa ano? May crown ka, may ano ka. You can. Sabi nga. Follow his command. Ha? Follow.
the command of the Lord. Yes, yan yung pinakamatindi. Follow the commandments of the Lord. Sabi niya, mababata mo ba? Makakaya mo bang paluhin? Paluhin eh. Masunod ang mga commandments ni Lord. Yes or no? Bilang na. Bigla silang ano. Ayan nga. Gusto lang niya maupo, pero ayan. Ganun ba yun? Hindi po pwede ba lang maupo sa kaliwat kanan ng ano. Ayan, maliwanag po ah. Kailangan mo munang magbata ng hirap, no? Gumawa. Hindi lamang yung sasabihin. All Christians really abide or nag-ano sila sa mga promises, no? Yes, Lord. Yes, Lord. Your promise is, ano. Pero ito na, pagdating na ng sinusugo na, eh, mami, ano eh. Eh, ganun eh. Eh, ganyan. So, marami, marami ng ano. Hindi pa man, ano, ay ando na. Kaya talagang, ano, mahirap. Kaya nga dito sa 24, sabi, nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid, aba, uunahan mo pa kami. Kayo lang. Parang ganun na, no? Na, ano, uunahan mo pa kami na, ano, bakit ikaw lang bakit yung, buti na lang yung nanay niya ang nagsalita, no? Hindi silang, ano. So, naandun yung, ano, nagpapaanuhan sila ngayon, sino ba ang dakila? No? Sino ba ang dakila? So, nag-uumpisa na tayo sa ating verse, at ito yung sa verse natin na sa Tagalog. Kaya pinalapit sila ni Jesus at sinasabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ay nagahari sa kanila at ang mga dinatangkila ang siyang nasusunod. Once you, yung, ang isang tao pag gumawa ng isang bagay na maganda at something na nakatulong at ganyan at it's really na parang nagiging great ka sa tao. Of course, that's the tendency. Now, pag may tumulong, sana naman yung tutulong, hindi rin ganun ang tendency, no? Because you just help because of love. And you are not intending to give and return. No, maghingi sa kanya and return kung ano ang ano eh. Ito po. At yun ang pag-aaralan natin at ngayon. At sabi po sa 26, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. No? If you wanted to be great, you should be a servant. Like Jesus, di ba? Kung si Jesus ay pumunta ba dito sa mundo para pagsilbihan? Supposed to be ganyan kasi God siya. Di ba? Anong ginawa ni Jesus? Siya ang nagserbi sa atin. It's hard. Being a God, hinubad nga niya ang pagka-Diyos niya, bumaba siya, at siya ay nagserbi sa atin. Actually, nagpadala ako ng picture, kaya lang wala pa lang ano yan, ano. Nagpadala ako ng picture na ano, dyan sa nipumpisimo, yung paghugas ni Lord ng mayroon bang ano, pwede mo bang ipatapas yun? So 28, tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Okay? So, ang ating paglilingkod ay kailangan sa base ng pagmamahal at yun ay nasa atin puso, no? All everything that you do is within your heart. Kasi if you are just trying to please one, yung ibang tao, hindi po yun ang magiging dakila ka. Sometimes sabi ko nga, nanood ako ng ano to? Yung skating. Sino ba nang panood ng skating kagabi? Talaga.
si Mau ang ano, si Mau ang number one champion gold medal. Alam mo ba na ang mga bagay ng mga events na ito is nakita ko na kung gaano sila nagbigay ng ano dahil siya ay pinalakpakan at nakatutulig na sigawan, you are great, you are ano, yun yun, talagang ganun lang itinataas ang tao. Matutulog na palakpakan, matutulog na hiyawan, pero pagdaan ng mga ilang ano yan, wala na yan. That's all just there for a moment, nakasabit. Pagkatapos niyan, wala na yan. Tandaan nyo, yung mga papuri na mga inaano natin sa mga tao that will fade. Hindi yung sigawan na akala mo, kasi yun na yung ano natin, I am great. See, the people is bowing upon me. Pinapalakpakan ko kahit ako saan pumunta, yung ganyan. Yun yung nakakapag-esteem sa tao, no? Na, huy, I am something. Wala pong masama doon. Kaya lang, ikaw na ang chinujus, ikaw na mismo ang nagtataas sa sarili mo. Kaya all things na nangyayari dito sa mundo is just passing. Sabi nga is, hindi mo madadala sa langit yan. No? Hindi nyo masasabi sa Panginoon na pagdating nyo doon sa pag-i-interview sa inyo, ano nga ba yung napag-aralan natin, sino ba yung nag-require? Dalawang katanungan na pag ikaw ay umakyat sa langit, ano ang itatanong sa'yo? Ano ang ginawa mo sa lupa? No? Kailangan paghandaan nyo yun, kasi nakalagay yun. Eh kasi pagdating doon, nakanganga kayo eh. Abay, hindi ko alam eh. Abay, sino ba ang pastora mo? Kasama pa ako na, si Pastora Rosero po, eh, hindi kanya tinuruan. Siguro po, o baka hindi. Baka yan yung mga ano natin, ano? Hallelujah. Actually, is hindi na tayo magkakakilala, no? Because if you are there, you are really one na naandun at wala na yung lahat ng bagay na nangyari sa yung pangit. All everything is new. Just Miki, Nami, Mitsuha, wa mo, ano ba yung ano? Heaven? Tengoku. Ano, kami sa mano tukuro itara. Mina wa kyudai tansi, nata. No, mina no, kuko no, karada wa mo, nai. Karada arun da kido, suno karada na, yei suno karada mitai wa, ano, sinda toki ni, de, sorry no Canada, no? Kagara ay sorry no ay daki no kami sama ada tatachi nga tengo ko ma dikiru. Demo kore kara ne? Kore kara majimi ne? Ano kami sama o ichimo kangaite, ichimo ano tataite, sabiste, inoriste. Sorry da ke wa jobon. Anata tachi no toshi wa kamisama wa sugoku oishi desu. Tama ba ne ongo? Wakarimasu ka? Atashi no itteru tokoro. Wakaru? Mochiron. Kantan na nihongo da kara ne. Ai ga areba. Ano nan dake? Faith 5. 5 愛と希望。それの3つがあれば神様に OK! サビル神様、うん、悪いことしないから、もしその3つがあるなら、もちろん愛の神様はすごく力があるから、ハレルヤ、mapapasok po na ako sa ano, hanggang doon na lang. Okay, punta po tayo sa objectives. Nagsisimula pa lamang tayo. Ano oras na? Alas 4 na? 3:10 pa lang. Okay.
Ang layunin po ng ating pag-aaral as servanthood po is to live a kind of life like Jesus. To live a kind of life like Jesus. Mahirap ba yun? Saasang kamay, mahirap ba yun? Amen. Mahirap ba yun? Amen? Mahirap talaga, no? But Jesus, when He was here, He is also a man. Imagine, kaya nga, dinemonstrate niya sa katawang tao rin na nakayanan niya. Why not you? Sabi nga, no? Sabi nung kanta, nandi mo dikiro Jesus. Di siya? Jesus nga irok kara, nandi mo dikiro. Di siya? Nandi mo dikiro. Iso nga irok kara. Number two po is to learn the true meaning of being a servant. Being a servant, no? Tayo lang po ay maglilingkod. Hindi tayo dapat paglingkuran. By knowing the wrong and right attitude. Kailangan lang maintindihan natin ano ba yung mga dapat natin gagawin mabuti at tama na mga gagawin. Alam ko naman, hindi naman tayo masyadong bobo sa ganun, di ba? Alam mo yung tama at alam mo yung mali. Pag ginawa mo yung tama, ay siyempre, may guhubi. Pero pag ginawa mo yung mali, may guhubi kaya rin. Pero sa kabila, kayata may guhubi. No? Amen? Eh kasi nga, simple lang, napakasimple. Bakit ka pupunta doon sa mali kung alam mo yung ano? Mali yun. No? But sometimes, sabi nga, hindi tayo nag-ano ng mga words na eh kasi pag minsan kakapit ka sa pataling, di ba? Ano ba yung mga ano na yun? Wala po yun sa ating bokabularyo, yung eh kasi naman, ganito, ganito, ganyan. That is something kasi hindi nakaset yung faith mo sa Panginoon. Magagawa mo lang yun kasi nakatuto ka na dun. Ay ano eh, ganito eh. Wala nang laman yung isip mo kundi dun. Dun na lang. Doon ka na nakatuto. Siyempre, magkakamali ka na nga. Doon ka nakatuto eh. Amen? Sikapin po natin na tama yung ginagawa natin at iniisip natin na tayo ba ay nakakasakit sa tao? Tayo ba ay nakakatulong sa tao? As servant, no? As servant. Kailangan natin maintindihan yun. Marami nga po rin sa mga kwento dito sa ating Bible, ang mga example, nag-set ng example, because of their human bodies, sila man po ay nagkamali. Hindi sinasabi ng Lord na, anak, hindi ka naman talaga, ano, wala naman perfectong tao, eh, amen? Kaya lang, yun nga yung ano, hindi ba tayo matututo pag gumawa tayo ng mali? Pag yung hindi natuto na gumawa ng mali, at tuloy-tuloy siya, dahil gusto niya yon at yun ang design niya, ay doon ka nga, tuloy-tuloy ka nga. So you have to think, anong nangyayari sa buhay mo? You enjoy for the moment, and then you suffer for a long time. Parang ganun, di ba? Kasi alam mo yon, but ginusto mo pa rin, no? Ginusto mo pa rin. For one time, nagsisi. For second time, ay, iba na yata yun. Una di kayo. For third time, well, getting more worst. So, sabi nga sa Bible, sasabihin ko sa inyo, sa Bible, mabuti pang hindi nyo naintindihan yung katotohanan at naunawaan yung katotohanan. Kasi may excuse kayo, no? Na, ay, hindi ko naman alam yun eh. But you know already the truth. And the truth will set you free. Bakit hindi ka ma-free? Amen? Nagkakakamot na ganun, ano? So yun po yung dapat ating tandaan. Everything
is kailangan pag-isipan nyo bago nyo gawin at palaging inumberwa nyo si Lord sa buhay nyo para hindi kayong magkamali. Magkamali. And everything, yung kalugihan nyo, paminsan-minsan, ay hindi maging kalugihan kung kayo ay magsiserve sa Panginoon. Amen? Kasi, naandito na tayo. Naalala ko si Pastor Sis, pag yan nagsalita ng ano, is meron niya sinasabing, maglilingkod ka na rin lang sa Panginoon. Kumbaga sa piko. Todo na, pati pamato. Ang ibig sabihin niya noon is, pati hindi tayo maglingkod talaga ng buong puso. Ng buong puso. Yung totoo talaga na ginagawa natin ang mga bagay. Because naniniwala tayo kay Lord. Oy, kailangan mo yung test na yun. Kasi kung hindi, ako nga magbibigay ako ng test. Kung hindi, hindi ko malalaman kung nag-aaral ka o hindi. Diba? You need a test. Pag hindi ka binigyan ng test, paano malalaman na ikaw ay totoo o hindi? So, itanong mo kay Lord, Lord, pasado ba ako sa inyo? Siguro eh, kung sasagot mo. Oh, siguro. Alam mo rin yung sagot, no? So everything, ang kasagutan ay nasa Bible. Kaya lang ini-insist mo minsan na ganito, ganyan. Because hindi mo pa nga talaga nami-maintain yung iyong desire, no? The desire is very much important para sa atin. Pag wala ka talaga ng desire, hindi mo makukuha ang mga bagay para ka lang mag-reservant ni Lord. No? Hindi po yung pagpapakababa is yung maging servant. Kasi ang pangit niyan sa Tagalog eh, alipin. No? Kaya tini-English ko eh. Pag tini-English, medyo servant. Medyo may class. Yung Tagalog, alipin. Pag sinabi pong alipin, napakababang uri ng tao. And the Lord have done that. No? Bumaba siya hanggang sa pagkaalipin. Kung nakita mo yung ano? Wala po. Yung picture? Ay, hindi pumasok. Ito yung, ano ko na lamang po, na ito nga yung mabuti nag-ano si Mr. Kano Makem. Nagagawa siya ng ano, PowerPoint. Ito ngayon ang i-assign ko sa kanya. Yung mga picture. But the picture is not the picture. Kailangan maintindihan mo, tuturuan kita, yung sinasabi na dapat ipalabas mo sa picture. Like servanthood. Hindi mo kailangan ng ano yun eh, ang CD. Doon ka lang kukuha sa ano. Yung gaya ng hinuhugasan, eh kasi yun wala nyo sa mga ano. Yung gaya ng hinuhugasan ni Lord, yung paa ng mga apostol. That is one way of servanthood. And one day, kayong mga narito, uhugasan ko rin yung mga paa nyo. Because that is the way. Gusto ko nga sanang hugasan ngayon yung mga paa nyo. Kaya lang, mga naka-stocking, siguro gagawin natin, ano, summer. Kasi baka magpapakin ng ano eh. Yun yung servanthood na ipinakita ni Lord sa atin. Kung paano siya nagpakababa sa kabila ng pagtawag sa kanyang, ano, bakit mo na? Mabing kagad ang hugasan. Ah, okay. That is, yung illustration niyan is, yung humbleness ang ibig sabihin namin. Humbleness, si Jesus ay humble at gustong hugasan ang paa ng kanyang mga disciple because may relasyon silang dalawa as a apostol. Okay. Ako nga kayo. Kapatid. Ano? Relationship. Relationship. Si Jesus, may relationship dun sa 12 disciples. Kasi yan si Peter, ayaw nga magpahugas. Siguro hindi siya nakahanda. Ayaw mahugas ng mong pakon, dumi-dumi. Ng ano. Sabi ni Lord, kung hindi ka magpapahugas sa akin, wala kang relasyon sa akin. Eh, nung sabihin naman na nga niya, walang nalisa. O sige, pati yung ulo ko, hugasan mo na rin pa yung ano na. Eh, mga tao talaga, ano eh.
Eh sabi ni, hindi, tama na yung paa. Hindi ako dito nung ano, parang paligoy ka ng ano. Pag nabasa niyo yan, nasa Mateo yan eh. Yung ano ne. Okay. Ano pa? Humbleness, yung pagpapakita. Pagpapakita ng kababaan loob. Kababaan loob. Kami sa mawa. Eh, iso sa mawa. Koko ni iro toki ni wa ning yan da yo. Ning yan di syo? Eh, iso sa mawa. Se, sono ning yan wa. Ano, ning yan no, yari kata? Ning yan no. Jembo wa ning yan. Tada si. Oh, medyo mahirap yan. Sige, kapatid na lang. Sabi ko na konti. Ano, 例えば、会社として支配の下いるじゃないですか。その支配の下は社長さんが、自分は頭下げて、自分の支配の下に頭下げて、社長としてはそれはいかないじゃないですか。尊敬。そう、自分は偉い人じゃなくて、自分のレベルは自分の支配の下のレベルにもっと下にすると、そうすればね、神様と同じ。 イエス様は神様なんだけども、でも、それは、世界の人間は、イエス様の支配の下じゃないですか。でも、それでも、イエス様が、人間に、自分は、やったことは、もっと人間よりは下じゃないですか。自分の命は、我々のために、自分の命が、情けない。 出したりとかね、サクリファイスやったり。だからもうあたまたたげなんかばかりなのに。で、いんなりんなりのポイントね。で、尊敬する一番近いね。尊敬する尊敬するだけど神様は本当の神様だけど人間だから、でも尊敬する真面目に最初は最初なんですけど、でも 一番下足が洗って、なぜかそれがあなたも尊敬するの、そういう感じね。やっぱり聞いたらね、あのあのはんにに、ララバ、first、あのまいパリワナ、わかるでしょ、わかる。オッケー、so dito po sa ating pag-aaral, ano nga ba ang ibig sabihin ng ano ng servanthood, no? Sabi po ng meaning ng servanthood dito is one that serves other, especially one that performs duties about the person or home of a master or personal employer, no? Yung nagsiserve ka, siyempre pag nagserve po kayo doon kasama ang puso, ne? Kasi meron lang yung pakita ng tao na nagsiserve lang as just a visitor. And dito sa pinag-uusapan natin is serving others. Kasi ito yung ginawa ni Lord eh. Nag-serve siya at hindi niya talaga inano yung sarili niya kung siya man ay Diyos o hindi. Basta naipakita. Naipakita para tumulad tayo sa kanya, no? Tumulad tayo na sa ating pagsisilbi ay hindi tayo mapagsilbihan. Yung hindi naghihingi ng kapalit, no? Kaya nga si Jesus, kahit na nga buhay niya, ibinigay pa niya sa pagsisilbi sa atin. Sabi nga, sa halip na kayo ang ipinako sa krus, sa halip na kayo ang pinatawan ng kaparusahan sa inyong kasalanan, inako ni Lord ang lahat ng iyon, no? Sa cross. At doon siya namatay, ibinigay niya ang buhay. Kaya walang ibang magmamahal sa inyo. Maaring ang tao magbago, subalit ang Diyos ay hindi maaring magbago. Once na minahal ka ng Lord, be sure na sasabihin ko sa iyo, all of the days, hahabulin ka nga niya ng kanyang pagmamahal. And that's, kailangan niyong itanim niyo sa ulo niyo. Jesus loves me very much. No? Mahal na mahal kayo ng Diyos. Kaya siya ay namatay sa krus. Okay?
So yun po yung ano natin eh, yung pagsiserbi. At marami pong ginawang mga bagay si Jesus na kahirapan. Sabi niya dito po is Jesus faced difficulty by putting others first. Mas inuuna niya muna yung iba kesa sarili sa atin. Wag nating anuhin na ano tungkol dito. Illustration po dito is si Matthew 14:1-14, kwento po ito ni John the Baptist. No, illustration dito is putting others first. Alam mo nung panahon na yun, ay sino si John the Baptist? Ken? Si John the Baptist, sino siya? Ay Jesus? Pinsan. Okay, pinsan mo. Matalino na yung anak mo ha. Alam mo kaagad ang sagot. Pinsan niya ni Jesus, no? At dito, si Jesus ay, si Jesus ay nagkaroon ng kalungkutan nang marinig niya na si John the Baptist ay naibalanggo, no? Pinatay. At doon, pwede gumawa si Lord ng kababalaghan doon, no? Pwede hindi mamatay yan. Kaya nang predestined sa ganun, kaya ano, bakit pinapatay si John the Baptist? O, sino may alam? Sabi niya, nagtatanong. Bakit pinatay si John the Baptist ni Herodes? O, sino may alam? Ha? Wala. Okay. Kaya pinapatay ni Herodes si John the Baptist kasi ito si John the Baptist madalas niyang sabihan si Herodes na sabi niya ito ay sa verse 4 ito, no? Ng 14:1-14, verse 4 sabi niya, laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. So, ibig sabihin, may ginagawang kalokohan si Herodes. Kaya gusto mo man siya ipapatay ni Herodes, eh hindi niya magawa dahil alam niya na maaano siya dahil takot din siya kay John the Baptist. So, yun po yung dahilan na inuna pa ni John the Baptist na siya ang kasi gusto niyang abutin eh. Gusto niyang abutin ito si Herodes. Kaya nga madalas niyang anuhan. Kaya lang, hindi nga sumusunod dahil sa hila ng kanyang sitwasyon. Kaya nga, nung birthday ni Herodes, pinagsayaw niya yung anak niya at sabi niya, pagputingin mo pagsasayaw mo dahil bibigyan ka ng reward dyan ni Herodes. Binigyan nga ng reward, sabi niya, o sige, ano man ang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo. Eh sinabi ng asawa, hilingin mo yung ulo ni John the Baptist na ilagay sa pinggan at yun ang ialay sa iyo. Kaya doon po nangyari yung mga bagay na yun, no? Actually is napakabigat noon dalhin ni Jesus sa kanya, no? Na alam niya si John the Baptist ay ganun na lamang yung ano niya sa kanya. Pero wala siyang ano na gumawa ng paraan ano dahil as predestined na mangyayari yun. Pero napakahirap sa kanya natanggapin yun. Okay? So, letter A po is sa difficulty ng kanyang paglilingkod sa atin, he responded by focusing on the needs of others instead of grief and gain perspective from the death of John the Baptist. He responded, tinoon niya ang pangangailangan sa iba kaysa yung pagkamatay. Kasi dapat pwede siyang gumawa ng action dun para hindi mamatay. Pero hinayaan niya mangyari yun dahil mayroon pa siyang mga inaabot, no? Ng mga iba pang bagay. And letter B, sabi niya, he felt compassion for the crowds and began to heal their sick. Itinuon niya ngayon ito sa mga bagay
na nagsisimula na kasi si Jesus doon sa kanyang ministry by healing the sick men. Yung mga, may mga sakit na tao, may mga bagay na inaalilihan na ng, ayan, napag-usapan namin yan, ano, no? Maraming pinagalingin si Jesus, hindi lamang sa sakit, kundi sa evil spirit na inaalilihan ng mga espiritu. So, napag-aralan ni Ken din yun, ano? At marami pang ginawa si Jesus na kung iisa-isahin natin ay abutin tayo ng siyam-siyam, ano? So, sa pangalawang topic natin, Jesus taught that we lead by serving and serve by leading. Kailangan po tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-lead. Pag sinabi niyo pong leader, yung unang L-A-A-D dyan, pag-lead, pangunguna, ikaw ang mag-uunang gumawa, no? At ang gagawin mo ay, sabi nga, and serve, magsiserve ka by leading sa pangunguna mo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa paggawa ng mabuti at pagsiserve sa isang tao na nangangailangan, no? So, yun po yung pinaka-topic dyan ng 25 to 28. Sabi niya po dyan, he taught that a great leader must be a good servant. Kailangan ang isang leader, hindi po, kaya nga po, napakahirap po sa isang leader. As leader, sasabihin ko sa inyo, pag tumatayo na kayo dito, you are leading the crowd. So, either na kayo ay nag-opening prayer, kayo ay nag-praise and worship, kayo ay kung anong ginagawa niyo dito, you are leading now. Especially, kaya kailangan po natin, bigyan natin ng panahon na mapag-aralan natin ang mga bagay na ating sasabihin, no? Not just, yes, pupunta tayo dito at ano ganito, ganito, ganyan. Ay, hindi po, nakalimutan ko pala, eh, pasensya na. Ay, ikaw ang mag-ano. Iset po natin yung mga bagay na yon. Within 1 week, dapat napag-aralan natin. No? Hindi lang, o sige, kasi ano eh, nakalimutan ko, ganito, ganito, ganyan. No. I would like to be strict sa inyo dito na pag kayo ay nakaano sa worship or sa pag-lead ng anything, you have to make it better according to the will of the Lord. No? So, hindi po tayo basta titindig lang dito, ne? Amen? Kailangan, yung ginagawa natin at sinasabi natin ay hindi po pwede na hindi natin pag-aaralan at pag-iisipan with the words, of course, no? Kasi yun ang bagay na magkakaroon ka kayo ng ibang meaning sa inyo. Letter B po, hito, whoever wants to be the first must be your servant. Kung sino, kasi minsan, ay, nag-lead na nga ako, taga ganyan, 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 so, sometimes nai-esteem ka, no, na itataas natin yung sarili natin because we are only, hindi po yun ang tamang ano. He taught whoever wants to be the first must be your servant. Kailangan siya po ang servant, no? Hindi ka palaging, porque gumagawa ka, is ikaw ang bida. Palagi kang sa baba, no? Sa baba, humble. At, number 3 pong lesson natin is what is the right attitude in serving that pleases God, no? What is the right attitude in serving that pleases God? Ano ba yung nakaka-please sa Lord? Sino ba ang dapat kasi nating i-please? Ang bawat isa ba? Ang pastor ba? Ang leader ba? Alam ko, mga kapatid, gusto ko lang ma-express ito ng ano, pag pumasok kayo dito sa church, the only thing that you will do is to please God, no? Yung pagsiserve mo at pagpupunta dito, ang tinataas at talagang ipiniplease mo ay yung God, hindi yung ikaw ay kumakanta at ikaw nag-ano, minsan hindi mo alam na itataas mo yung sarili mo at
tinitingnan mo yun. That is idolize, idolizing yung, uy, ang ganda niyang kumanta. Uy, ang ganda niyang mag-speak. Uy, ang ganda niyang lahat, no? Because, vessel lang tayo. Vessel lang tayo. Hindi tayo dapat tumingin, kundi palaging iset natin, i-focus natin na ang piniplis natin dito ay hindi ang sino man, kundi ang Diyos. Kaya dapat natin intindihin na tayo ay gumagawa dahilan lang sa gusto nating i-please ang Panginoon. How? Sabi nga, number one po is trust in God. Philippians 2:7. Ang sabi po dito sa Philippians 2:7, ginagawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pagtitiwala po sa ating Diyos ay darating ang mga bagay na magaganda sa atin. Kasi kanino po ba tayo pwedeng magtiwala sa inyong sariling kalakasan? Sa inyong sariling kagustuhan, eh, yung po yung sinasabi natin na sa inyo lamang po yun. Okay. And Jesus surrendered the privilege of His God nature. Ito nga po, example na ni Jesus na sabi ko nga, hinubad niya yung pagka-Diyos niya para lang siya makilala niyo bilang isang tao para ma-demonstrate sa atin na bakit ako nakayanan ko lang ako ay nandito sa lupa? Bakit ikaw dingyan ka rin eh? Diba? Ano nga natin yun na, oo nga naman na, tao naman si Jesus nung pumunta dito. At hindi naman siya natukso. Ilang beses siyang tinukso. So, ganun mayroong self-control na ipinapakita ang Panginoong Jesus. Kung ang Lord ay nasa iyo, you have all everything, no? Jesus dependent on His Heavenly Father. Saan ka nakadepend? Kay Lord, no? Kung nakadepend ka sa ibang bagay, I'm sorry to tell you na mawawala lang yan, ano, dahil sarili mo yan. Pagdating ng panahon, ay wala na yon, no? Tulad nga lang sabi ko sa inyo, makakarinig kayo ng mga papuri kung talagang, ay, ano po, mahusay ako, parang gano'n. Makakarinig kayo ng palakpakan, ng tunog, ng hiyawan. Pero pagdating ng panahon, that's only a matter of time. After that, wala na. No? And Jesus fully identified Himself with our humanity. No? Fully identified. Ang kanyang katawan talaga ay katawang tao. Human. Na nanghihina siya, di ba? Nanghihinayan siya. Siya man ay nagalit tulad kanina ng ano nyo. Naranasan niya lahat ang mga bagay na nagagawa ng tao. At pero meron siyang ano, meron siyang self-control talaga na yun ang kailangan natin. Araw-araw, sabi nga ni Joyce Meyer, self-control. Araw-araw, oras-oras, self-control. Self-control, self-control. Kasi pag hindi mo sinabi yan at hindi mo na, no, talagang makakagawa ka ng bagay. Kailangan naka-schedule ka. Ganito, 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 ganyan. Kasi pag wala ka ng schedule, hindi mo nga maano nga, no? At modesty and merciful, si Lord. Modesty, ito yung mga karakter na ni Lord na pinapakita sa atin. Modesty and merciful, sabi po sa Isaiah 42:2. Siya'y hindi hihiyaw o maglalakas man ang tinig o iparirinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Hindi show off, no? Kasi minsan show off tayo eh, no? Well, pwede rin naman yun kasi yung ano natin eh, minsan may ganun tayo eh. May show off tayo na, uy, ganito ang ano ko at gusto nating mapapansin palagi na tayo ay ganito ganyan. At kung hindi mapupuri is sometimes, ay hindi yata maganda yun. Ano po magaling yan? Iwasan po natin yun. You serve the Lord, you come here just because God is here. No? If God is here, so wala kayong ano dyan. No? Okay. At yung
positive attitude ang God natin. Pag sinabi pong positive, optimistic po yan. God's ideal servant is optimistic. Ano pong ibig sabihin ng optimistic? Naniniwala na ang lahat ay mauuwi sa mabuti. If you're doing nice, God will see you. If God na-please siya sa'yo, nako, eh, hindi ko alam kung anong magkakaroon ka, no? Hindi nasisiraan ng loob ang ibig sabihin ng optimistic. At laging umaasa sa mabuti. Dapat ganun tayo, laging umaasa. At pag marating yung trials natin, sandali lang yan eh, dial Jesus, J-E-S-O-S. At ikaw ay kanyang, hindi ba sabi sa Matthew 7:7? Kumatok ka, at ikaw ay bubuksan, humingi ka, at ikaw ay bibigyan. Eh sabi nga, hindi naman kayo kumatok, hindi naman kayo humihingi, di ba? Paano ka bibigyan? Eh, hindi pa namin kailangan eh. Saka na pag nangailangan na kami, parang ganun lang tayo, no? Okay? So, isa pang character ni Lord ay faithfulness. No? Ipakita natin ang ating katapatan. Mayroon pong illustration dito sa faithfulness na sa Matthew 24, 43-47. Basahin ko na lang po. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya'y magbabantay at hindi niya pababayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na ninyo, hindi ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin upang bigyan sila ng kanilang pagkain sa karamtang panahon. Mapalad ang alipin yung kapag dinatnan siyan, gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Faithfulness, katapatan sa Lord, is napakahalaga rin sa atin, no? At ito nga po, sa paghihintay ba natin sa Lord, naiinip tayo, nakakagawa na ba tayo ng mga bagay na hindi maganda? O may tinutuunan ka ng isang bagay? No? Kasi sabi niya, darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. What if you are caught in a not good situation? Kahit na po, pag dumating ang rapture na kayo ay na-caught, na gumagawa ng masama, sayang yung inyong pinag-ipunan ng panahon. Sayang yung 20 anyos kong Christian, tapos ikaw ay hindi nakasama. Mutay na eh, no? Kaya nga, mag-abang tayo at maging handa, maging tapat, maging matilinong alipin. At sabi po nga, at sabi pa dito, kailangan po tayong, ito yung kanina na narinig ko, nagka-coincide lang sa pag-aaral nyo, spirit filled. Ito po yung mga bagay na pangangailangan natin para tayo ay maging isang katulad ni Christ. Isaiah 42:1, we cannot do effective ministry without the Spirit of the Lord. Amen? Narito ang aking likod na aking inaalayan, ang aking hinirang na kinalulutan ng aking kaluluwa. Sinasakaniya ko ang aking espiritu, siya maglalapat ng katulan sa mga bansa. Ito po yung sinasabi ni Lord na pagdating ng araw ay sa 42 po yan. 42, 1 and 2 yan, no? Kasi spirit-filled is ang Diyos ang nangunguna sa inyo. Pero kung filled kayo ng ibang espiritu, sorry, wakaranay, eh? Sino ang nagpapatakbo, sabi nga, ng buhay mo? Sino ang tinutuunan mo ngayon sa iyong buhay?
meron ka bang mga idolatry? Meron ka bang mga bagay na ginagawa na nakakaabala sa iyong pananampalataya? Kaya pag-isipan po natin ang mga bagay na ito na sinasabi sa ating mga salita ng Panginoon. At conclusion na po ito, mag-alis 4 na, one of the greatest remedies for our own suffering is serving others daw. Remedy, ang solusyon para sa mga pagtitiis natin ito, no? Nagre-reklamo na ito si Madam ano eh, bakit ang daming trials, bakit ang daming ano eh. Sabi niya, ang isang magandang solusyon is to serve others. Kasi para makain ka ng points, no? Alam mo po, pag may ginagawa kang isang magandang bagay, aba eh, nakalista yan. Pero pag gumagawa ka ng pangit na bagay, hindi nililista yun eh. Yun yung, sabi ni Lord, mapupuno lang yung aking libro ng ano ko, ililista ko yung mga bagay na pangit. Amen? Totoo, mas maganda, mas marami ka kasing nagagawang palpak kesa sa ginagawa mo mabuti. Kung magsimula ka nang mag-serve sa ano, para hindi ka na nagre-reklamo kay Lord, ha? Servant leadership becomes a solution for both the one serving and the one being served. At nagkakaroon ng connection yun doon sa nagsiserve at sa pinagsisilbihan. Tulad nga po, sabi ko nga yan, darating ang araw, maghuhugas ako ng iyong mga paa. Because I wanted you to show to you na ako man bilang pastor nyo ay kaya ko kayong pagsilbihan. Hindi lamang po sa paghuhugas ng paa, kundi sa lahat ng bagay. Just call me if you want to learn. Just call me anything that you are not adequate sa mga ginagawa nyo, and I will come to you. No? Tumayo na po tayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos, aming Jesus. Lord, nagbigay ka ng example, Panginoon, na nais niyong sundin namin, Panginoon, bilang mga pinili niyo dito sa Omejima. O Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan, ng direksyon. Lagyan mo po ang mga puso nila, Panginoon, na i-first priority ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na hindi lamang po ng Sundays, sa mga gawain, Panginoon. Lalong-lalo na ang prayer and fasting where we can learn the power, Panginoon. The keys, O Lord, where your miracle can be exhibited, Panginoon. Hallelujah. Lord, turuan mo kaming mag-pray ng marugtog na panalangin. Turuan mo kami, Panginoon, na lumuhod, ng nakaluhod na talagang ang aming pagkaluhod ay may kabuluhan, Panginoon. Hallelujah. At turuan mo, Panginoon, ang bawat isa na mga dinadala mo dito na manatili, Panginoon, sa presensya. I ask you, O Father, hallelujah, na all those becoming into your church, this place, O Lord, ay mapagsilbihan ng mga tinawag mo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, give us the favor, Panginoon, na maipakita namin sa inyo ang bagay na ito, O Lord. Hallelujah. Nandito kami, Panginoon, sa Omejima, at nandito ka sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Lord, kahit nandito sa mga kabataan, pasimulan mo, Panginoon, bigyan mo ng direction. O Lord, gamitin niyo po ang anak niyo, si Ken Kanuma, si Namesa, si Mitsuwa, si Miki, O Lord,
Hallelujah. Gawin yung isang modelo niyo, Panginoon, na itinataas ang pangalan niyo. Hayaan yung ang mga kabataan na ito ay gumawa, Panginoon, ng ayon sa iyong kalooban sa ikalalago ng iyong iglesia, O Lord. I know you have prepared something for them, O Lord. Hallelujah. At maging sa mga darating na araw, Panginoon, O Lord, I know one day that this seat will be filled up, Panginoon. That this seat, ikaw ang maglalagay, Panginoon, ng mga tao na dadalhin mo dito. Hallelujah. At itataas namin, Panginoon, sa bawat isang dadalhin mo ang pagsisilbi na tulad ng ginawa mong pagsisilbi sa amin, Panginoon. Salamat po sa pagpili mo bilang mga mamumuno dito sa Omijima, O Lord, na ang bawat isa ay nakahanda, Panginoon, maglingkod sa bawat isa at maitaas ang pangalan mo. Hallelujah. In Jesus' name, Father. In Jesus' name, I believe you hear our voice, our prayers, our gathering together, bonding, O Lord. Ikaw ang mamuno sa amin, mamuno. At turuan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Maging sa pag-awit, pagtugtog ng organ. Lord, maging sa ministry ni Ken. Hallelujah. Just speak to them, O Lord. Speak to them right now in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give you the honor. We give you lahat, Panginoon, sa inyo ay sinasauli namin ng papuring pagdakila sa iyong pangalan sa hapon na ito. Maraming salamat po. Ang lahat po ay magsabi na Amen.